Usually kasi yung rebonding is ginagawa ko ng professional. Since hindi naman kami professional, may mga konting knowledge lang kami about rebonding. Mga pinsan ko noon ay nag-aral siya sa TESDA. Natutunan ko lang din yun sa kanila. Since gusto natin makatipid at may alam naman tayo, bakit di natin ito gamitin? Para at di ba makatipid-tipid tayo. Without further ado, let's start. To start off, may dalawa kaming gamot na ginagamit. Hindi ko alam kung it will work for you. Pero kasi, tagal ko nang ginagamit itong rebonding na gamot na to. And since then, alam din yung humingin sa akin. This is EPSA Salon Expert. Ayan, guys. Dalawa to, ito yung step 1, ito yung step 2. And guys, basahin natin yung instruction. So, sa step 1 nakalagay dito is the first step, hair is going to be pink, which is pretty here. Get the hair, white, alright, separate the hair to separate blue, each further dry, at the same time, 60 degrees Celsius, 100 degrees. Then, so, since wala namang kaming magandang plancha na naset yung temperature, gagawin din na namin is yung ordinary plancha. Let's see how it works later. So, sa step 2 naman is the cream is a matte cream which gets out into the shaping effect after straightening. So, it has a lot. Call the EPSA professional neutralizer in the hair room. Raise your head up if it's clean. And then, stay for 3 to 10 minutes. Rinse with warm water. And obtain the ideal. So, usually kasi, ang masakit sa ilong na amoy dito is yung step 1. Kasi ito talaga yung nag-straighten ng hair natin. Yung step 1. Kaya matapak siya. And then yung step 2 naman, ito talaga yung nagpapalambot ng buhok at magpapashine ng buhok. So sa step 3 naman is optional naman to. So let's start na. Step 2.
Antay lang po ulit ng 15 minutes. Antok. Okay, so, balikan ko po yung mama. So that's it, guys. Here's the final look. So compared kanina, mas okay na siya. Mas madali na siyang ayusin. Pero guys, kanina syempre last step is yung number 2 ng gamot. Dapat ko siya sa hair ko ng for 15 minutes, then binalawan ko. After that, pinatuyo ko siya sa electric fan since ayokong gumamit talaga ng blower. Medyo matagal na talaga matuyo, pero okay lang. Ayoko kasi ng ano, nadadry masyado yung buko. Pero all in all, happy naman ako sa result niya. Nga pala yung dalawang item na ginamit ko pang rebond dito, I think it nagko-cost siya ng sa 300 to 350 pesos. Depende yun sa brand na bibilihin nyo. Usually, nabibili siya sa mga bihan ng mga hair colors. Kasi yung mga pang-parlor na stores. Available siya sa... and then yung sa presyo na 300 to 350. Okay, so sa presyo na 300 to 350, magkasama na yung step 1 at step 2. Nag-film ako. Sa presyo na 300 to 350 pesos, magkasama na yung step 1 at step 2. And then madaming beses niya na siya gagamitin, depende sa length ng hair na irrelevant. So I hope guys na nakatulong ako sa inyo or nakapagbigay ako ng information about home rebonding. And do it at your own risk, guys. Siyempre, mas maganda pa rin yung humihingi tayo ng tulong sa mga professional talaga para hindi tayo makalbo tulad ng mga napapabalitaan, ng mga napapano o nakakalbo. Ayaw mo natin yung mangyari. So, I'm not recommending you to do it by yourself. This is just a knowledge para at least alam nyo kung paano siya gawin at home. So kung nagustuhan nyo yung video na to at informative naman to para sa inyo, don't forget to hit the like button. You can also share it sa mga friends nyo para at least alam din nila kung paano mag-rebond. Lalo na sa mga ganito kaiksing buko, medyo risky talaga itong ganito. And kung gusto nyo pa akong mag-upload ng mga other contents, just comment down below para sa other videos na pwede kong gawin. So again, thank you so much for watching and see you guys in my next one. Bye! Meanwhile... Thank you.